Ginoon. So it is but right na talagang ihandog natin sa Diyos. Kapag naghahandog ano, sabi nga, sinisimula natin sa pintuan, pinapanalangin, pinapanalangin ng sala, ang dining, di ba, ang kitchen, ang mga ano, no? Ano ba ang implication nito sa atin, no? Ganun mag-bless ang Panginoon. Yung mga simple dreams, yung mga simple desires ng ating puso, nakita natin na ginagrant talaga ng Diyos. Diba? Binibigay talaga ng Panginoon. And it is a good thing talaga na sabi na eh, sabi na Lord, yung mga, di ba yung mga pananim, yung mga anak, ihandog nyo sa akin, taas nyo sa akin. Tapos maging yung tahanan, ay talagang biglang sabihin, we acknowledge that this house eh itinayog ng Panginoon. Diba? Kasi nga, nagpapabuti ng Diyos na sabi nga, hindi naman yung budget dito, sabi nga, hindi lang. Hindi naman talaga may kasya ba dito ang 20 mil? Hindi naman. Diba? Pero ganun natin nakita kung paano ipinibless ng Panginoon. Diba? Sabi nga, kapag kumpara natin noon ang itsura nito, sa ngayon, yung talagang masabi mo, wow, praise the Lord, our God is so big. Diba? Yung bang masasabi na, Lord, you're so great. Kasi kapag tinginan mo yung buhay mo noon, yung itsura na tinitinan natin noon, tapos sa ngayon, talagang mamamanghakat na lang talaga. Kaya totoo yung sabi dito, unless the Lord builds the house, it will deliver in vain. Sabi yung Panginoon. Kasi natutunan natin magtiwala. Natutunan natin ang talagang manampalataya sa ating Diyos. So, salamat sa Panginoon sapagkat nakita natin na napakalaga talaga yung tayo, ang lahat ng bagay ay pagkatiwala mo sa Diyos. Diba? Yung bang lahat, maging nga yung trabaho, Lord, hindi sa'yo. Yung ina-acknowledge mo na ang lahat, ang Panginoon ang siyang may-ari. Na ang lahat, ang Panginoon ang siyang may karapatan. Kasi once we begin, na ito yung acknowledge natin sa ating sarili, di ba? Eh, one day siguro, dating panahon na mabagsak tayo. Pero pagka in-acknowledge mo, dito sa Diyos, ba, pinaprosper ni Lord, di ba, pinapalago ng ating Panginoon. So, it is but right na talagang ihandog natin sa Diyos. Kapag naghahandog ano, sabi nga, sinisimula natin sa pintuan, pinapanalangin, pinapanalangin ng sala, ang dining, di ba, ang kitchen, no? Ano ba ang implication nito sa atin? No? Ano ba ang implication ko? Kasi tingnan natin, no? Diba itong pintuan? Sabihin, sabi na yung dito ako pumapasok, dito ka lumalabas, di ba? Sabi dito sa Deuteronomy 20:6, you will be blessed when you come in and blessed when you go out. Di ba napakaganda? Hindi ba yung bang paglabas mo dito, you will be blessed. When you go out, when you pumasok ka, when you come in, nandun ang blessing ng Panginoon. Diba? Ibig sabihin, sa bawat pagsunod mo sa Diyos, Lord, sige po, ibig sabihin, kaya ka lumalabas eh, para trabaho, diba, para gawin yung mga bagay na nais natin gawin. Parang lang, yes, Lord, sige po, I'm willing to obey. Diba? Na kapag nag-obey ka sa Panginoon, the Lord will bless your daily work. Diba? Kaya ka lumalabas para maganap buhay. Tapos papasok ka. The Lord will bless. Diba? Maging yung mga bata, lalo na kung halimbawa yung sa school, kung face-to-face na, diba? Yung paglabas nila, there is that assurance that the Lord will bless our children when they go to school. Diba? Napakasarap na talagang yung sa lahat ng bagay talaga, Lord, ibe-bless mo, di ba? Ang papapasokin natin sa pintuan ito, syempre mga pagpapala, di ba? Ang i-welcome natin, yung mga gawa ng Diyos, di ba? Welcome dito ang pagmamahalan. Welcome dito ang pagpapatawaran, ang pag-unawaan, di ba? Napakaganda. So, talagang ipinipipray natin yan, no? Yung bang pinaprotektahan ng Diyos, kasama na dyan yung protection ng Diyos sa atin. When we go out and when we come in, kasama na dyan, sabi nga, yung protection ng Diyos. Ngayon, ito naman living room. Diba? Minsan kapag kayong pagod ka,
mauupo ka dyan, di ba? Kasama mo yung family. Magkakasabay kayo nanonood ng TV. Di ba? Napakasarap. Hindi ba yung sarap sa pakiramdam na you find rest talaga na kapag kayo nandyan, yung bang atmosphere na nagkikwentuhan, nagtatawanan, ang saya-saya, di ba? Napakasarap. Sabi dito sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they might have life and have it in abundance. Di ba? Ang Panginoon daw na parito para tayo magkaroon ng buhay at nakasaganaan ito. Pansin natin, ano, kapag ka talagang family, sabi nga, nagkipon-tipon na dyan. Di ba yung sabi ko nga, parang ang sarap ng buhay. If this is life, yung bang nagkakaroon kayo ng sharing time, nagkakaroon kayo ng sabi, yung time na kayo nagkasama-sama, di ba napakasarap? Kasi, paamin natin ng isang, di ba, napakibay, pero itong hindi nakikita-kita. Di ba? Hindi nagkakasama, hindi nagkikwentuhan. So, pinipipre natin yung living. Di ba? Kasi, andyan, sabi niya, full of light, di ba? Kapag nakikita yung mga anak mo, oo, anak, kumusta pag-aaral nyo? Oo, anak, kumusta? Oo, dad, o mami, kumusta yung trabaho? Di ba? Napakasarap, di ba? Nakikita natin na yun ang ginagawa ng Diyos, di ba? Kaya ang diablo, kaaway, alam natin, sabi nga dito, siya na parito para pumuksa, pumatay, magnakaw, di ba? Inaalis niya yung joy, di ba? Inaalis yung joy. Pero sabi dito, Panginoon na parito, para bigyan tayo ng buhay. So, huwag natin hayaan na yung joy natin, abang tayo sasama-sama, eh, nakawin ng kaaway. Diba? Yung spend time with them. So, napakalaga na ang pamilya ay sama-sama. Ayan, halimbawa, yung kitchen. Diba? Kasi dyan pinipirpire ang pagkain. Diba? Sabi dito sa Awit 145, verse 15 to 16, the eyes of all who look to you and you give them their food at the proper time. You open your hand and satisfy the desires of every living thing. Dito nakita natin, ano? Sabi doon, ang Diyos daw ang ibibigay ng pagkain, di ba? Yung ating lulutuin. Di ba kapag kayong andyan ang lahat ng pamilya, ang sarap ng luto, di ba? Yung kahit simpleng, you know, kahit simpleng lutuin, pero dahil kompleto yung pamilya mo, ang sarap ng luto, di ba? Kaso napakasarap. Kahit ang sabi natin, yung bang simpleng lutuin lang, ang prepare natin, kaya napakasarap. Kaya pray natin, Lord, bless mo yung kitchen ito, di ba? Kasi sa pagpipipwede mo yung pagkain, di ba kapag kain masaya ka, masarap ang pagkain. Kaya pag naiinis ka, Ate Mina, pag ikaw yung gagawin, di ba? Yung bahala. Pero pagka punang-puno ng pagmamahal, pag-iibigan, para po sa mga anak ko, para sa asawa, di ba? Ang sarap. Ano pa? So, tingnan natin, ano? Dining room. Diba? Siyempre, ayan, katulad niyan. Tama-tama, literal. May mga pagkain. Diba? Sabi dito, sa Psalm 37, verse 25, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Diba? Sabi dito, hindi pa rin natin nakita mga naman ng Diyos na namalimos ang tinapay kasi nga, ito natin, pinuprovide ng Panginoon. Napakasarap. Di ba napakasarap na yung bang kapag kakain ng family, ang saya-saya kumakain. Naranasan po ba natin yun na talagang kahit isang putahe lang ng ulam, no? Pero ang saya-saya. Tapos ang pakiramdam mo, busog na busog ka. No? So, ang ating prayer, Lord, bless this food. Bless the food na kinakain ng ating mga anak. So, ang pagpapakita dito, di tayo pinababayaan ng Diyos. Di ba? Di tayo pinababayaan ng Panginoon. Laging sapat yung mga pangailangan natin, yung pagkain natin, sapat na binibigay ng ating Panginoon. Ano pa? Siyempre, yan yung mga bedrooms na yan. Di ba? Nakita na. Awit 127 verse 2, in vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those who loves. So nakita natin, lahat ng bago walang kabuluhan. Pagpapagod mo, yung paglabas mo, pagpasok mo, walang kabuluhan kapag hindi talaga namumuna ang Diyos. Diba?
So nakita natin, ang lahat ng bagay, dependent tayo sa Diyos. Dependent yung pagpapala, sabi nga, laging sa Panginoon. Diba? Blessing ng Lord. So makita natin ano, ang sarap matulog kapag yung payapa. Ang sarap matulog pagka yung alam mo na, okay yung mga anak mo. O okay yung pag-aaral mo. Alam mo, matataas ang grade, di ba? Ang sarap matulog kapag alam mo na, okay lang, may pagkain pa sa rin. Di ba? May 1 week pa kami supply, okay lang, di ba? Pero pagka yung tayo, di ba yung tapos, hindi ako makatulog. Ang daming problema, di ba? Di ba? Ang daming bayarin. O hindi ba yung mga problema na hindi nagkasagutan kami, di ba? Kahit anong pwit, kahit anong gawin mo, hindi ka makatulog. Kaya ng Panginoon, ni grand sleep, di ba? Tapos sila. Kung nakita natin, dahil ang lahat ay maayos, ang lahat ay nagkakasundo, nakakatulog tayo ng maayos. So, salamat sa Diyos. At nakita natin na ang Panginoon talaga, yung ang nais niya, yung ikaw ay makapag-bless, no? Sa Panginoon. So, salamat sa Diyos. Nakita natin, sabi nga din nila kami na, yung bang kapag sila nag-aral, very solemn, di ba? Yung talagang conducive talaga. Conducive for learning kasi nag-iisa lang sila. Na, lalo sila ng ganyan na mag-aral. So, salamat. Even nga yung bathroom, pinipipray din. Nililigwins din. Diba? Kasi siyempre sa bathroom, kailan ba tayo nagpapabathroom? Kailan ba tayo naliligo? Para tayo ma-refresh. Kailan ba? Pag tapos ka, galing ka sa labas, maalik ka po. Gusto mo ma-fresh na. Diba naliligo? So yung paglalarawan na tayo ginagawa sa sariwa ng Diyos. Diba? Lord, every time that I take a bath, parang Lord, yung cleansing ng Diyos. Parang naisip yung paglilinis ng Panginoon, yung refreshment na binibigyan ng Diyos sa atin. So, napakasarap, no? Ng ganong pagkakataon. So, sa pagkakataon ito, alam natin, sabi nga, dahil God created all these things, di ba? Ang lahat ng bagay ay nag-iilka ng Panginoon para sa atin, di ba? So, ating tataas sa Diyos, ating papanalangin, ating magpapasalamat sa Diyos. Yung pagkakataon ito na kayo po kasama ng anak ay talagang nilagay ng Diyos sa isang lugar na kung saan you will find rest, you will find comfort, you will find satisfaction. Kasi, sabi nga, doon pa lang sa pagmamahalan, punong-puno na, di ba? So, salamat sa Diyos. This time po, sige tayo tatayo. Tatayo po ay mananalangin. Girl po eh, ako mananalangin muna sa pinto, si Bella sa living room. Tapos si Damay muna yun. Huwag tayo gawin tayo ng mga meds. Tapos yung ano, dining ipapanalangin. Sige, ako muna at si Bella. Tapos lipat tayo doon. Sige, tayo muna langin yan. Yeah.